May kasabihan po tayo, ipakita ko na lamang po sa inyo para mas kapanipaniwala. Tell me who's your friend and I'll tell you who you are. Tapos, birds of a feather flock together. People with similar interests group together. At mukhang hindi po yata nagkakalayo ang tinatawag o binansagan nilang Mangkanor. Kasi itong si Rodrigo Duterte, binansagan po itong Mangkanor nitong si Claire Eden Contreras. Nanggaling po ang bansag na yan, hindi po sa amin, ha? Si Claire Eden Contreras or Maharlika ang nagsabi na Mangkanor ito pong si Rodrigo Duterte. At mukhang pinatunayan po iyan kamakailan lamang nitong si Nino Barsaga. Sapagkat ayon po dito kay Nino Barsaga, ang Malacañang daw po ay misto lang naging sogo, ano, naging hotel. At ang babae, dinadala po dyan ay nagkakahalaga overnight ng halagang 120,000 pesos. Ang tanong, sino kaya ang gumagamit sa mga babae na yon? Human trafficking po yon, kawawa naman. Yung mga, sa bagay, sila naman po ay gusto nila yung ginawa nila, pero that is bawal pa rin po sa ating batas. At higit sa lahat, nakakagalit at nakakagago po yung pangyayari na yan, sapagkat ang Malacañang po ay itinuturing po nating napakaayos na lugar, palasyo po iyan, nirerespeto po natin sapagkat diyan po nakatira ang Pangulo ng Pilipinas. Pero ayon kay Nino Barsaga, mukhang nalapastangan po ito sa loob po ng 6 na taon. Napakarami daw po, hindi niya mabilang ang mga babaeng nadala po niya dyan at nagkakahalaga nga po ng 120,000 pesos per night. On the other hand, ito pong kaibigan itong si Rodrigo Duterte na ngayon po ay wanted sa Federal Bureau of Investigation dahil po sa samot-saring nalabag na batas sa Estados Unidos na si Apollo Carrion Quiboloy ay inaakusahan din po ng human trafficking, ng pangmumulestya, panggagahasa at kung ano-ano pang mga hindi kaaya-aya sa harapan po ng ating batas. Wala po silang pinagkaiba. Kaya, tell me who's your friend and I'll tell you who you are. Oh. Ngayon, yung mga supporter nitong si Rodrigo Duterte at saka nitong si Apollo Quiboloy, eh baka ganun din po. Ano? Baka mga babaero rin, palamura rin. Kung hindi man babaero, tinotolerate ang pagiging babaero ng kanilang mga kaibigan, mamamatay tao, at kung ano-ano pa. So, lahat naman yan, akusasyon. Nasa sa inyo kung kayo po ay maniniwala sa mga nag-aakusa sa kanila. Pero yung kay Rodrigo Duterte, partikular ang pagpapapatay ng tao, hindi po yon hindi na dapat nating paniwalaan. Sapagkat si Rodrigo Duterte mismo ay umamin na sa harapan po ng publiko na siya po ay gumamit in particular ng confidential funds para magpapatay ng tao. And one of the interview ng isang foreign journalist sa kanya, sinabi niya na hindi niya mabilang kung ilang putok ang ipinatama niya doon sa 3 katao. Ito ay kanyang pinatay. Kaya wala pong question sa pagiging mamamatay tao nitong si Mangkanor ayon kay Claire Eden Contreras. Sa parte naman itong si Apollo Quiboloy, akusasyon lahat. Pero mukhang kasama rin po siya sa mga nagpapapatay ng tao. Dahil sa isang testimonya po nitong si Arturo Las Cañas, binanggit niya po na pinag-utusan po silang patayin ng isang pari. Kritisismo o critics po ito nitong si Rodrigo Duterte. Pero hindi kayang i-stand nitong si Rodrigo Duterte ang pagiging critics nito. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan, partikular itong si Arturo Las Cañas na iligpit ang pari na yon sa halagang 1 milyon. At dito nagdagdag daw po ng 1 milyong piso pa itong si Pastor Apollo Quiboloy. Pero hindi po natuloy yung plano dahil hindi po kaya daw gawin na ng mga kasama at nitong si Arturo Las Cañas ang bagay na yon. Kaya hindi po napatay yung pari. Now, punta po tayo dito ngayon in particular kay Apollo Quiboloy. Meron po itong kinakaharap na problema sa House of Representatives at saka sa Senate of the Philippines. Sa House of Representatives, itong si Apollo Quiboloy ay sinasabing nagmamay-ari ng Suara Sub Corporation or SMNI. Bagamat ang declaration niya ay nasa 1.5% lamang, pero sinasabi na ang SMNI
ay nagmamay-ari o na ang Kingdom of Jesus Christ ang nagmamay-ari ng Suarezug Corporation ng halagang anang porsyentong 95%. At ang logic, considering na siya nga po ang namamahala at nagmamay-ari sa Kingdom of Jesus Christ, edi siya rin po ang may-ari ng Suarezug Corporation. At yun ang gusto pong linawin ng ating mga kongresista kasi dinidinig po nila ang mga di umano'y paglabag sa Republic Act 11422 nito pong SMNI or kung may katotohanan, mauuwi po ito sa revocation. Kaya binibigay po ngayon yung due process sa kampo nila Apollo Quiboloy at parte po niyan ang makapagbigay po siya ng mga impormasyon na maaaring makatulong sa ating mga kongresista para hindi po sila mag-conclude at mag-decide na ito pong SMNI ay tanggalan na po ng o i-revoke na po ang prangkisa. Pero wala pa pong tugon dyan si Apollo Quiboloy kaya napilitan po ang House of Representatives na mag-issue ng subpoena ad testificandum. Ito po ay ang reasonableng kaparaanan para po mapilitang mag-appear itong si Apollo Quiboloy sa House of Representatives. Otherwise, kung hindi po siya a-attend dyan, eh meron pong power to contempt ang korte ay ang Kongreso. At kapag ka na-contempt po siya, siya po ay lalabasan ngayon ng warrant of arrest at magiging dahilan po ito para po siya ay arestuhin ng ating authority. Sa kabilang dako, dito naman po sa Senate of the Philippines, kumakaharap po ng seryosong krimen itong si Apollo Quiboloy for committing allegedly these crimes, rape, human trafficking, labor violations at kung ano-ano pa. Pero hindi rin po lumabas sa publiko itong si Apollo Quiboloy. Hindi po siya humarap dyan sa naging pagdinig na pinamunuan itong si Senator Risa Ontiveros sa Committee on Women, Children and Gender Equality. At doon na nga po, nag-issue na rin po ng subpoena ad testificandum ito pong Senado. Both ngayon ang question, mapipwersa kaya nila si Apollo Quiboloy na humarap sa House of Representatives or sa Senate of the Philippines sa mga darating na linggo? Antabayanan po natin yan mga tol, pero balikan po natin ang isang video uploaded almost more than decade ago. It was uploaded at ABC News on June 12, 2010 kung saan dito babanggitin ni Apollo Quiboloy na siya po ay Son of God at siya po sa taong 2005 kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko sa petsa ay ang tagapagligtas ng sanglibutan bilang anak ng Diyos. Panoorin at reaksyonan po natin ang balita po na ito. Prove to me that you are a son of God! But that is not a sentiment shared by Pastor Apollo Quiboloy, the most successful of the world's self-labeled saviors. The official coming of the Son of God was in April 13, 2005. He was an obscure evangelist from the rural Philippines until 2005 when he announced that God had appointed him Christ on earth, his reward for a pure life. Narinig ninyo mga tol, it was on 2005 na sinabi niya po sa harapan ng kanyang mga followers na siya po ang appointed Son of God at tagapagligtas po ng sanglibutan. Tuloy po natin kung gaano po ano ba yung word na gusto kong sabihin, hindi ko maalala. Ano? Karangya. Ito pong pamumuhay ni Apollo Quiboloy dyan po sa kanyang Kingdom of Jesus Christ. Painful thoughts, anger, lust, any of those things. You don't experience those on a daily basis? Tinanong siya, nai-experience mo ba yung galit, yung tawag ng laman, yung kung ano-ano pa na nararamdaman po ng pangkaraniwan tao. Ano ang sagot dito nitong si Apollo Quiboloy? Na-overcome niya na daw yan. As a human being, yes. I am already overcome all of those. Ang tanong, bakit merong mga nag-aakusa sa kanya ngayon na siya po halos kada gabi, iba-iba ang babaeng sinisipin niyan at napipilitan lamang ang mga babae na ito dahil po pinaniwala nila na parte po ng kaligtasan ang pakikipagsiping sa kanya di umano'y anak na Diyos. Ha?
anak ng Diyos. Oh. Kaya kung na-overcome niya, bakit magkakaroon ng mga ganong pagkakataon na itong mga tao na ito ay kanyang sinipingan, minolestya, di umano ha? Kasi ito naman po ay nanggaling sa mga testigo, hindi naman po natin yan gawa-gawa lamang. Tuloy po natin ang pinanonood nating video. There is no apocalypse in Kidmore's message, no rapture or final judgment. Instead, he preaches that he is the model of Christianity, and as more people follow his example, God will gradually turn the earth back into the Garden of Eden. Do you perform miracles? Well, the greatest miracle is the changing of that spirit within. But healing the sick, the manifestations of Jesus' powers, you're able to do that? We have healing. You are healing and miracles happening. After taking his place as the appointed son, Kibbeloy's ministry has exploded. He claims to reach 6 million followers with his satellite TV network, numerous publications, private jet, and personal helicopter. Grabe, ano? Tingnan niyo yung karangyaan na meron siya. At kadalasan naman ang mga religious leader, ganyan naman po talaga. Without any malice, ano? kahit kaninong relihiyon, sa Katoliko, sa Iglesia ni Cristo, sa Ang Dating Daan, sa JIL, at kung sino-sino pa. Lahat ng mga namumuno po sa kanila, talagang nagsipagyaman. Pero siyempre, ang katwiran, biyaya po yan ng Diyos, at kaloob po yan ng mga naniniwala sa kanilang pananampalataya. Yan ang pinaka-valid reason kung bakit ang mga head po ng mga simbahan ay talagang namumuhay po ng marangya. Ang nakalulungkot lamang, sa lahat ng mga simbahan na meron po tayo dito sa Pilipinas, marami po sa kanilang mga miyembro ang talagang nangangailangan. All the better to avoid the bumpy road and impoverished villages that lead to the walled compound he calls the Kingdom of Jesus Christ. Here is his 5-bedroom home, surrounded by manicured gardens of imported grass. So this is your Garden of Eden. This is what we call the Garden of Eden restored. It's easy to see why this claim resonates in a country where 30 million endure crushing poverty with open hearts. This family lives just down the hill, next to the dump where Pastor Kibbeloy's garbage is burned. If you could be anything in the world, what would you want to be? Go to heaven. Okay na yon. Ang mahalaga lang naman, kaya ko pinakita po sa inyo ang video na ito, ay ang sabihin nitong si Apollo Kibuloy na siya po taong 2005 ay itinalaga ng ating Diyos bilang anak nito at tagapagligtas ng sanglibutan. Naniniwala po ba kayo sa kanya? Kasi yung mga naniwala, nakalulungkot dahil sila po ay talagang tinalikuran ng lahat, pati ang kinabukasan para lamang pagsilbihan ang kinikilala nilang anak ng Diyos para po magligtas sa kanilang kaluluwa. Ngayon, ang tanong, nasaan na po ba itong si Apollo Kibuloy? Kasi sa mga nakalipas na araw, mainit po talaga ang mata sa kanya ng publiko at never been seen itong si Apollo Kibuloy sa area niya po dyan sa Makati at sa Davao at even sa kanyang mga programa sa iba't ibang social media na meron po sila. Hindi po natin siya nakikita. Kaya ang tanong, nasa ang bansa po ito? May mga chismis na ito daw po ay nasa China na. Bakit kaya China ang maaaring piliin o pinili nitong si Apollo Kibuloy na pagtaguan kung siya man ay nagtatago na? Siguro, isa lang ng kadahilanan. Unang-una, yan ay maaaring magkanlong talaga sa kanya at maprotektahan siya partikular sa Federal Bureau of Investigations. Kasi doon po siya talaga wanted. Alam niyo technically, itong si Apollo Kibuloy, hindi pa po ito maiko-consider na nagtatago dito sa Pilipinas. Bakit? O sa kamay ng ating batas. Bakit? Kasi wala pa naman po itong kaso dito. Yung sinasabi po ni Senator Risa Ontiveros is just an accusations. At wala pa po iyong napuprove kung hindi testimonya pa lamang ng mga di umano'y naging biktima nitong si Apollo Kibuloy. Kaya he has nothing to hide dito po sa Pilipinas. Pero sa kabila noon, bakit hindi pa po siya nagpapakita sa publiko? Perhaps
Baka gusto niya mag-subside yung issue sa kanya, which is very unlikely to happen dahil very much interested ang mga Pilipino ngayon sa magiging outcome ng kanyang mga kinakaharap na problema. Pangalawang punto, baka kumukuha lang po sila ng pagkakataon para po magkaroon ng isang sirkumstansya na maaari nilang gamitin at pumabor sa kanilang mga naratibo. In particular, politically speaking, dahil nga po ayaw rin nila kay Pangulong Bongbong Marcos, gamitin ito para mapaalis sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. We all know for the fact na ito pong si Apollo Quiboloy is a true friend, best friend po ito nitong si Rodrigo Duterte. At alam naman natin na itong si Rodrigo Duterte ay galit na galit sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sinabihan po ni Rodrigo Duterte ng mga katagang adik at bangag si Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ay hindi chismis sapagkat yan po ay recorded. Ano? Ulitin ko lamang para po hindi tayo lumalabas na naninira kasi sinasabi ng mga tagapagtanggol nitong si Rodrigo Duterte, puro kayong paninira kay Rodrigo Duterte, hindi po. Ito po ang mga katunayan na yan si Rodrigo Duterte, siya po ang naninira sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking. What contribution has he made pala sa Pilipinas? Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacañan. Alam ninyo? The armed forces of the Philippines, alam ninyo? May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. Narinig ninyo? Yan po ay hindi paninira ah. Sa kanya mismo mga labi nagmutawi ang mga ganyang kataga. At now, ito pong si Rodrigo Duterte, hindi po mawawala sa isip ng tao na ito talaga ay naghahangad na maalis si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit ayaw man nilang sabihin yan sa kanilang mga labi. Ang kanyang mga anak, direkta nang sinabi, na dapat magbitiw itong si Pangulong Bongbong Marcos, si Baste, si Paulong Duterte, I do not know, itong si Sara Duterte. Pero alam naman natin na ang beneficiary, kung sakaling magbibitiw o matanggal sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, walang iba kung hindi si Sara Duterte. At ganun din ang gustong mangyari nitong mga grupo, particular nitong si Apollo Quiboloy. Natingin ko, kumukuha lamang ng tiyempo ang mga ito para po i-exploit ang isang sirkumstansya na maaaring magpagalit sa tao sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero I doubt it na mangyayari yan. Bakit? Unang-una, ang mga Pilipino ngayon, matatalino na. Pangalawa, ang mga supporter ng mga Duterte, hindi na po ganun karami. Marami na po sa kanila ang nagising na sa katotohanan na nabudol po sila ni Rodrigo Duterte. At ikatlo, yung inaasahan nila na maaaring tutulong sa kanila, malabong mangyaring tumulong sa kanila. Dahil ang mga Dilaw at Pink kailanman hindi kakampi sa mga Duterte. Sabi nga ng ilang mga Dilaw at Pink, partikular itong si dating Senador Antonio Trillanes, pagtsatsagaan na nila si Pangulong Bongbong Marcos para masigurado lamang
na hindi isang Duterte ang muling babalik sa Malacañang. Kaya malabo silang magtagumpay. Pero sigurado, magkikreate pa rin po ito ng kaguluhan at yun po ang dapat po nating bantayan. At sa pamamagitan po ng ating influence sa social media, sa tulong po ninyo, hindi po natin hahayaan na ang kanilang mga naratibo ang mamayagpag dito po sa social media. Ito pong si Apollo Quiboloy, hindi natin alam ngayon kung nagtatago ito, pero definitely tutulong at tutulong po ito sa mga Duterte dahil yun po ang nakikita niyang pag-asa na maalis po siya sa kinakalagyan niyang problema sa kasalukuyan. Ang muling maupo, ang isang Duterte. Pag hindi yon nangyari, bulilyaso po ang aabutin nitong si Apollo Quiboloy. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Siya nga pala mga tol, baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo nag-graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nakikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napaka galing ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.